Hi everyone, kumusta kayong lahat? Nandito ako ngayon sa Budapest, Hungary. Galing kami ng Vienna and Salzburg. And mag-spend kami dito ng 2 nights. Ito yung hotel namin dito, Park Inn. Ayan. Ayan siya. Yan yung hotel namin. And the way I look at it, itong Budapest na ang pronunciation nila is Budapest. So dito sa Budapest, parang napansin ko, hindi sila ganun ka kayaman na bansa. And medyo hindi ganun kalinis yung city nila. Parang maraming fallen dried leaves at maalikabok. Sorry, madilim kasi walang ilaw. Usap tayo mamaya ulit. Good morning mga kaibigan, nandito na ako ulit. Nasa Budapest kami. And ito yung hotel namin, nasa likod niya. Ito, paano ba ito? Ayan, ito yung hotel namin. Actually, yung hotel, yung rooms namin hindi ganun kaganda, maliit. Tapos yung breakfast nila, maraming choices. Kaso parang napansin ko, katulad sa Vienna, yung mga bacon nila and sausages, maalat. So hindi masyado ako natuwa sa pagkain nila. Pero maayos naman, marami ring fruits. Tapos iba't ibang drinks, may juices, may iba't ibang classic coffee. All in all, pwede na ring pagtiyagaan. Pero hindi siya yung parang swak sa panlasa ko. Especially yung mga bacon nila. So today, umalis na yung tour bus. Hindi ako sumama. Actually, 5 kaming Pilipino hindi sumama. Dahil parang pakiramdam namin, hindi masyado kami nag-e-enjoy dun sa tour na kung saan kami dinadala nung tour guide namin. So magsasarili kami ngayon. DIY kami ngayon. We will buy our own ticket ng train. Tapos sasakay kami nung sinasabing hop-on, hop-off na bus. Na parang city tour na rin dito sa Budapest. And then at least meron kaming mga choices kung ano yung pwede namin puntahan. Kasi parang, kumbaga para sa akin, parang nagsawa na ako dun sa katulad nung nangyari sa Vienna, which is very disappointing for me. Kasi ang nangyari sa Vienna, dumating kami gabi na. Tapos yung hotel namin, parang nasa isang, kumbaga parang industrial area. Ngayon, kailangan pang sumakay ng train papunta sa city proper. Eh gabi na, tapos ang ginaw. So natulog na lang kami. The following day, pumunta kami ng Salzburg. Actually, yung Salzburg, maganda yung place. Nandun yung ibang locations ng Sound of Music. Pero hindi, para sa akin hindi sa worth dun sa layo ng binyahe na yung papuntang Salzburg. Parang naubos yung buong araw namin doon. And hindi man lang namin nakita yung kagandahan ng Vienna. So parang, para sa akin, parang wala akong memories ng Vienna. So parang nasayang yung 2 days namin doon. So kaya ngayon, naisip namin dito sa Budapest, baka ganun din yung mangyayari. So because today is our last day, might as well enjoy the city of Budapest. So samahan niyo ako mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pupuntahan namin dito. So mag-uumpisa na kaming maglakad ngayon. Papunta kami ng train station. Tapos itong mga kasama kong babae, sila yung mag-guide sa amin. So 5 kami ngayon na hindi sumama sa tour. So meron kaming sariling itinerary na gagawin. Ginawa nila kagabi. Susundan na lang namin sila. It's 10 o'clock in the morning dito sa Budapest. Kung napansin niyo, parang walang tao sa kalsada. So hindi ko alam kung anong oras talaga yung working time nila. Pero it's very cold dito. 0 degrees. 0 degrees. And I'm having problems lately sa lamig. Kasi nag-nosebleed ako kahapon. Although sandali lang, pero first time ko nakaranas ng nosebleeding. Dahil sa lamig, kasi ilang bansa na napuntahan ko na malamig, hindi naman ako nag-nosebleed. Only this time. Sobra kasi talagang lamig simula pa nung Prague.
hanggang Vienna, hanggang dito sa Budapest. Hopefully, pagdating namin ng Rome, pagdating ko ng Rome, sana hindi na ganito palamig. Kasi parang hindi na nakakatuwa pag sobrang lamig. Medyo balot na balot ka, tapos medyo uneasy ka kasi makapal yung suot mo. Hopefully sa Rome hindi na ganito kalamig. So sila yung mga kasama ko. Tanungin natin sila. Ano masasabi niyo sa trip ninyo? Sa trip? Oo. In general, saan? Sa from Prague, Vienna to Budapest. I suggest mag DIY trip na lang kung kaya. Okay, mas preferred nilang DIY. Although convenient siya, but kung gusto nyo talagang sulitin yung place, i-DIY na lang. DIY, no? Mm-mm. Kasi parang hindi masyado kami nag-enjoy dun sa tour guide namin. Yes. And anyway, yung mga pinuntahan natin, mga free lang naman yun. Tama. Free lang siya, diba? Hindi kami nakapasok sa mga castles, hanggang labas lang kami. Tsaka kung mag, ano ka, mag-train ka or mag public transport, cheaper. Yes. And it's easy, no? Yeah, it's easy. Okay, yun. So, tip yun sa inyo. If you wanna travel, especially sa Europe, hindi nakakatakot mag-commute. Hindi nakakatakot mag-commute. It's easy. Tapos, yung mga tao, makuha naman, matulungin. But I cannot say the same sa Paris. Medyo pansinito. Oh, gamit ng Google Map. And everything will be okay. So ngayon sasakay na kami ng train and then magbabus later. Nakarating na kami after 2 stops. Sasakay ulit kami ng bus. I didn't realize this is how funny the vlog is. Huh? This is how I earn money. It doesn't matter if it's funny or what. Money makes the world go round and makes me travel. Siyempre, imumute ko na naman yun. Imumute ko. Unwanted comment. What is this? Sana tawiran. Bali ang labas natin sa kabila yapat. So ito yung mga bus. Ganito yung sasakyan namin. Asa mo bayad, Ana? Okay. Ladies ba ito? Ladies? Hindi. Mix na. Oh. Welcome on board.
replacement bus M3 to Calvin Taylor Metro Station. So ito yung famous na St. Stephen's Cathedral ng Budapest. Ayan siya, ang laki ng cathedral na ito. So dito kami bumili ng hop-on, hop-off na bus. So it costs 33 euros. So bale, different spots na yung mapupuntahan namin kasama na yung cruise. May cruise. So it's more affordable and easier na makita yung mga locations ng Budapest. So papasok kami ngayon sandali sa St. Stephen's Church. Just to say a little prayer. Yeah, where's the entrance to the church? How can we enter? The entrance is on the other side, but there is a ticket office next to the ATM over there. Ah. I don't know. Before it's free, now it's a ticket now? Yeah, there's a ticket. Alam mo, yung churches dito, karamihan, yung entrance, may fee. It's not free. So, dahil siguro sa mga, ang alam ko kasi katulad sa Vienna, malaki yung tax na binabayaran ng mga tao. Pero merong portion doon na dinodonate sa church. So, ngayon, hahanapin namin kung saan kami makakabili ng ticket para pumasok sa St. Stephen's Church. So, dito yung daanan sa kanilang parang Christmas market. Pila sa ticketing ng entrance ng St. Stephen's. So hindi na kami pipila kasi baka maubos yung oras namin. So instead, mag-iikot na lang kami dito. Ganda ng simbahan nila.
Ah, libre pa sa unang. Umaka ka na sa iyo, buntag ba? Oo. Oh, kamo na lang, wala na po. Ay, wala naman di ay ko. Okay lang, uy. Okay lang, uy. Okay lang. No problem. Alam nyo, sorry talaga kasi I had a wrong impression about Budapest. Sabi ko kasi, akala ko kasi parang boring na city, luma. Pero nung nag-ikot na kami, ang ganda pala. Ang ganda. Para siyang, alam mo, yung parang mga lumang kingdoms, mga lumang fairy tales. Ito yung eksena dito sa Budapest. Ayan, may skating rink sila, oh. Ayan. See? Skating rink. Ang ganda, no? And look in front of me. Tingnan ninyo, ang ganda. Gabri, tara, 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 una pa. So, susubukan namin dito bumili ng kape. Sobrang ginaw dito sa Budapest. Tapos umaambon pa. Bulldog. Gusto ka? Baka basi na sila lahat. Wala. So, andito kami ngayon sa parang plastic igloo. Taking our coffee. Yung itong igloo nila dito, makapal na, thick cellophane lang siya. Tapos ayun, may zipper. Zip down mo lang pag pumasok ka, zip up.
papasok ka. Ganun lang, simple lang. But at least it's warm here. Kaya tayo dyan doon.